Part 6. Kunot na kunot ang noo ni Tamara habang nakatitig sa kanyang kaibigan, nang umangawa na naman sa harapan niya. Nagulat pa nga siya nang bigla itong sumulpot sa kanilang bahay, habang umiiyak. At as usual, hindi na naman maipinta ang pagmumukha nito. How did you know where we lived? Magpunas ka nga ng pagmumukha mo. Baka matakot sa iyong asawa ko dahil sa maskara na nagkalat. Saad niya kay Zef habang nasa sala silang dalawa at pilit itong ipinapakalma. Inabutan niya ito ng tissue habang hindi naman umiimik si Zef. Sorry Tamara, kasi ikaw lang naman yung pwede kong puntahan at paglabasan ng sama ng loob. You know my family aren't here. Wala rin si Helena, kaya talagang ikaw lang nandito. Sambit nito habang sumisinghot. Nilapitan niya ito at niyakap habang hinahagod ang likod. It's okay, ano ba kasing nangyari? Tell me para gumaan naman ang kalooban mo. Bumuntong hininga muna ito saka umayos ang upo sa sofa. Siguro hindi mo alam ang tungkol sa naging relasyon ko dahil wala naman ako rito. Pero alam mo yung nagtiwala ka tapos malalaman mong pinagpustahan ka lang pala? Masakit lang malaman na minahal ko yung tao tapos isa lang pala akong laruan. Yun lang ang tingin sa akin. Ang sakit, Tam. Alam niya na masakit ang malaman na niloloko at pinaglalaruan ka lang ng pinagkakatiwalaan mong tao. Hey, it's okay. Baka you need to learn the lesson. Don't trust so easy para hindi ka na nasasaktan ng ganyan. Saad niya rito saka inabot ang kamay nito para bigyan ng assurance na all will be okay. Siguro nga, best. All I need to do is to find the man who will love me truly. Not only using me and playing my feelings. Wala sa sariling napatampal siya sa kanyang noo. Bakit ba nagkaroon siya ng kaibigan na? Ewan ba niya kung engot o talagang mahilig lang itong pumasok sa isang relasyon? Love, where are you? I bought you cassava cake. Oh, may bisita ka pala. Sabay silang napatingin ni Zef sa may bandang gilid nang biglang sumulpot doon ang asawa niya. Come here, love. Papakilala ko sa iyo ang isa sa mga best friend ko, si Zeferin Fuentes. Best, my husband, Renz Montemayor. Pakilala niya sa dalawa. Ngumiti si Zef kay Renz pero kinurot niya to. Alam na kasi niya ang mga galawan nito. Huwag mo nang pag-interesan yan. Asawa ko na yan, okay? Maghanap ka ng sayo. Doon ka sa boss mo. Di ba matagal mo nang gusto yon? Umirap ito sa kanya at umayos ang upo. Sino ba tinutukoy mo? Yung asungot at heartless kong boss na si Mark? Nakulang na lang eh. Bugahan ako ng apoy. Tss, allergic sa akin yon. Mahabang saan ito sabay halukip-kip. Love, maiwan ko muna kayo. Magpapahanda lang ako ng merienda para sa inyo. Para naman matikman nyo tong cassava cake na dala ko. Paalam sa kanya ni Renz. Oh, sige love, salamat. Sambit niya rito bago sila iniwan ito at nagtungo sa kusina. Ang swerte mo naman for having a husband na kagaya niya. Wala bang kapatid yan o pinsan man lang? Pakilala mo naman ako. Inirapan niya ito sabay batok dito. Di ba broken ka? Ba't naghahanap ka na agad ng bagong lalaki? Naku, babae ka talaga. Kapag nabuntis ka ng hindi oras, ewan ko na lang sa'yo. Naiiling siyang tumayo at iniwan ito sa sala. Pero nagulat ito nang bigla ito umakbay sa kanya habang naglalakad siya patungo sa kusina. Makikikain ako rito. Kagabi pa pala ako hindi kumakain eh. Bulong ito habang hinihimas ang tiyan. Masama ang nagpapalipas ng gutom kapag nagka-ulcer ka. Ay naku. Hindi mangyayari yun no, ako pa. Mayabang na saan ito saka naupo sa silya nang makarating sila sa kusina. Manang, si Renz po. Kala ko nagpunta rito. Sabi magpapahanda daw ng merienda. Ma'am, nasa likod po. Inaayos ang tubo, may tagas yata. Sagot nito na tinanguan na lang niya at siya na ang naghanda ng merienda para sa kanila. O heto, iyan na muna ang kainin mo habang nagluluto si Manang. Inilapag niya sa harapan nito ang cassava cake na nasa plato at ang pitcher na puno ng juice. At saka ang baso. Best, wala ka pa bang balita kay Helena? Grabing babaeng yun. Hindi man lang marunong tumawag para balitaan tayo kung ano na bang nangyayari sa kanya dun. Himutok nito na halatang nagtatampo na sa kaibigan nila. Kahit naman siya'y nagtatampo na rin sa kaibigan nila. Ni hindi man lang sila kinakamusta nito. Hayaan na lang natin. Wala rin naman tayong magagawa eh. Sagot niya rito saka sumubo ng cassava cake. Habang si Zef naman ay bali walang nagsali ng juice sa baso nito at pagkuway sa baso niya. Love, ano nangyari sa'yo? Gosh, basang-basa ka! Saad niya na mabilis tumayo nang makita ang kanyang asawa na basang-basa at tutulo-tulo pa ng pumasok sa kitchen.
Manang, pakikuha nga po ng towel sa banyo. Utos niya sa kasambahay na mabilis namang kumilos. I'm okay, don't worry about me. Maliligo na lang ako. Saan nito't kinuha ang tuwalya na iniaabot ng kasambahay nila? Mabuti pa nga, baka magkasakit ka pa niyan eh. Sige, umakyat ka na sa taas para makapag-shower ka na. Utos niya rito. Ganyan ba talaga kayo ka-sweet kapag may bisita kayo? Sakit niyo sa mata? Grabe. Sambit ni Zef nang makaakyat na ang kanyang asawa sa second floor. Ganito talaga kami. Alam mo, kung ako sa'yo, maghanap din ako ng mapapangasawa ko. Total naman na, sa tamang edad ka na. Hindi yung magbo-boyfriend ka pa eh, isang sira at kalahati ang ulo. Sayang naman ang ganda mo, best. Abay, kilos-kilos din pag may time. Sa hinaba-haba ng sinabi niya ay tanging isang buntong hininga lang ang sinagot nito sa kanya. Kapag pinansin na ako ni Mark, baka sakaling i-prioritize ko ang payo mo. But for now, let me enjoy my merienda. Ang sarap kasi. Saan kaya ito nabili ng asawa mo? Makabili rin nga ng marami-rami. Para siya kong kakainin kapag wala akong ganang kumain ng kanin. Tanging kibit-balikat lang ang sinagot niya rito. Saka ipinagpatuloy ang kanyang pagkain ng cassava cake. Best, I need to go. Mukhang kailangan na ako sa opisina ng masungit na Mark ngayon eh. Panay text at call na. Sige na, bye-bye. Magsasalita pa sana siya pero mabilis itong tumayo at bumeso sa kanyang pisngi. Saka nagmamadaling lumabas ng kusina. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng lungkot. Halos wala ng oras para sa kanya ang kanyang best friend. Puro trabaho na lang iniintindi ng mga ito. Wala na silang time para sa isa't isa. Or sabihin na lang niya na wala ng oras sa mga ito para makipag-bonding sa kanya. Kagaya nung dati, nung nasa bahay pa niya sa subdivision. Laging nandun ang mga ito para kulitin siyang lumabas. At lagi siyang iniistorbo sa kanyang ginagawa. Na halos at manawa na siya sa pagmumukha ng mga ito. Pero ngayon ay wala na. Parang baliwala na lang siya sa mga ito. Mas importante sa mga ito ang kumita ng pera kesa makasama siya. Love, asan ang kaibigan mo? O bakit ang lungkot mo? Tanong ng kanyang asawa na hindi niya namalayang nasa tabi na niya. Umalis na. Mas importante kasi ang trabaho nila at kumita ng pera kaysa sa akin, na best friend nila. Naluluha niyang sambit rito. Itinayo siya nito buhat sa pagkakaupo at mahigpit na niyakap. Try to understand them. Alam ko na. Gusto mo bang mamasyal o magbakasyon? Out of the country tayo. O di kaya, punta tayong Baguio or Boracay or anywhere you want. What do you think? Bumuntong hininga siya at sakapilit ng umiti rito. Punta na lang tayo sa probinsya. Gusto kong magbakasyon sa isang farm para makalimutan ko pansamantalang tampo ko sa mga kaibigan ko. Sambit niya rito. Okay love, kung anong magpapasaya sa'yo din, magbabakasyon tayo sa probinsya na gusto mo kung saan man yun. Ngumiti siya rito at saka ito niyakap ng mahigpit. Iba talaga kapag ang lalaking mahal niya ang nasa tabi niya at pinapasaya siya. Kaya mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Kahit hindi pa nito alam ang tungkol sa totoo niyang nararamdaman para dito. Ito kaya? Mahal din kaya siya nito? Katanungan ang hindi nasasagot kung hindi niya itatanong dito. Pero nararamdaman naman niya sa bawat halik at yakap nito na mahal siya nito. Sabi nga, action speaks louder than words na pwedeng kasinungalingan lang. Ang mahalaga ay mahal niya ito at patuloy na mamahalin hanggang sa huli. Kahit patawagin niya ang kanyang puso na stupid heart. Hindi mapigilan ni Tamara na matawa nang makita ang naiinis na pagmumukha ng asawa niyang si Renz. Habang sinusubukan niyang lagyan ng makeup ang mukha nito, sobrang cute niya. Nag-e-enjoy ka talaga ha? Tanong nito sa kanya habang sinusubukang hawakan ang bewang niya. Yup, sagot niya habang hinahaplos ang mukha niya. Pwede ko pa bang dagdagon? Promise, ito na yung last. Tapos may ibibigay ako sa'yo. Malumanay na sabi niya kay Renz. Iginalaw nito ang kanyang ulo, pataas at pababa bilang pagsagot na oo. Pagkatapos nito ipaparusahan kita ng husto. Nakaramdam ng kaba si Tamara matapos niyang marinig ang may pagbabanta nitong boses. Hindi dahil sa takot siya, ngunit sa tingin niya ay tatagal ang parusa nito hanggang hating gabi. Napatingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding sa loob ng kanilang kwarto. Alas 9 na ng gabi. Ibig sabihin ay late na siyang magigising bukas. Hoy! Ba't ang tahimik mo? Ano problema? Tanong ni Renz sa kanya habang hinihimas ang likod niya. Ngumiti siya at dahan-dahang inilapit ang mukha nito para bigyan ito ng isang mabangong halik sa labi. Pagkatapos ay nauna na siyang humiga sa kama.
Kumuha naman ng tissue si Renz para tanggalin ang makeup nito. Pero hindi niya matanggal yon kaya nag-decide siyang pumunta ng banyo para maghilamos. Nang makita ni Tamara na pumasok sa banyo ang kanyang asawa ay nag-umpisa naman siyang magbilang hanggang 3. Wife, what did you do? Ba't ang pangit ko? Mukha akong gay dito eh. Tanong ni Renz sa kanya. Halos hindi naman magkaintindihan sa pagtawa si Tamara while trying not to make a noise. Don't worry, just wash it with soap and rinse well. Believe me, matatanggal din yan. She answered while still laughing. She realized na mahirap palang tumawa ng walang tunog. Naubo tuloy siya. Ang bilis talaga ng karma. Mrs. Montemayor, I will really punish you, ah. Renz shouted while still inside the bathroom. Tamara rolled her eyes. Tagal naman ang punishment na yan. Naiinip na ako. She almost whispered while looking at the ceiling. Napangiti siya nang maramdaman niya ang presensya ng asawa sa tabi niya na may inis na mukha. Napatayo siya ng kama at ngumiti sa kanya habang hinahalikan ang kanyang mga labi. Inaakit mo ako ngayon pagkatapos mong pintahan ang mukha ko ng makating makeup na yon. Hindi na niya ito pinatapos ng kanyang sasabihin at ng kanyang mga reklamo. Hinawakan niya ang t-shirt nito at hinalikan nito sa labi. Masyado ka maingay, sabi niya pagkatapos niyang halikan. At masyado ka namang mapaglaro. Huwag mo na akong lalagyan ng makeup na yun, okay? Makati talaga pero gusto ko ang kiss na yon. Pwede bang isa pa? Pero ang dapat na halik ay nauwi sa pag-angkin. Ang sabi, one kiss lang daw. You're really amazing, my wife. Napakaswerte ko na asawa na kita. Bahagyang bumangon si Renz para makita ang mukha ng asawa. Alam kong hindi pa ito ang tamang oras para tanungin kita nito pero... My wife, gusto mo bang pakasalan ulit ako? I mean, in the church, in front of our visitors. Hindi na niya natapos ang kanyang mga sasabihin pa nang bigla itong umiling sa kanya. Kunot noon niya itong pinagmasdan. Pagkaway, disappointed siyang bumalik sa pagkakahiga at matamang tumitig sa kisame. Bumangon si Tamara sa kama at tinakpan ng kanyang katawan at umupo sa ibabaw nito. Hindi kita pakakasalan sa simbahan dahil pakakasalan kita kahit saan mo pa gusto kahit kailan. Sa gulat niya ay kinurot ni Renz ang mukha niya. Pero nang maramdaman niya ang sakit ay bigla siyang napangiti. Nakatitig lamang siya sa magandang mukha ng kanyang asawa. I love you. Halos bulong niya habang nakatitig sa magandang asawa. May naramdaman si Tamara sa kanyang mga mata na gustong lumabas. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang mga salitang yun na nagmumula sa bibig ng asawa. Mahal mo ko? Tanong niya ulit habang pinupunasan ng mga luha sa pisngi na tuloy na pumapatak. Yeah, I love you so much. Simula pa lang nung nasa isla tayo. Ikaw, mahal mo rin ba ako? Tanong niya. Yes, I love you so much. I love you so much too. She answered and hugged him tightly, like no one can separate them. My sweetheart, thank you. Thank you so much for loving me back. Lumayo siya ng konti upang bigyan ito ng halik na puno ng pagmamahal. Wait, may surprise ako sa'yo. Teka, huwag kang gagalaw dyan. Sambit ni Tamara na mabilis umalis ibabaw nito at dumukwang sa kabinet. Binuksan niya yun at kinuhang kanyang sorpresa para sa asawa. Close your eyes. Utos niya rito na mabilis naman itong ginawa. Ano ba yung sorpresa mo at kailangan ko pang pumikit? Tanong nito sa kanya nang bumalik siya sa kama at maupo sa tabi nito. Open your eyes! Binuksan ni Renz ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang asawa na may hawak na pregnancy test sa kanyang kamay. Kinuha niya yun sa kamay nito at pinakatitigan. As a doctor, alam niya kung positive or negative. Positive shows 2 lines, while ang negative naman ay 1 linya. Totoo ba to? Magiging daddy na ako? Tanong niya rito na mabilis na tumango sa kanya. Doktor ka, dapat alam mo kung buntis ako o hindi. Pero pwede mo rin naman akong i-check up kung gusto mo, para makasigurado ka. Bulong ni Tamara habang hinahaplos ang mukha ng gwapong asawa. No need. Bukas, bibisita tayo sa OB friend ko for your first check up. Sobrang saya ko ngayon. Mahal mo rin ako at magkakaanak na tayo. Wala na akong may tatanong pa o maihiling pa dahil kumpleto na ako ngayon. Bulong niya at marahang hinawakan ng siya nito. Hi baby, I'm your handsome daddy. Sobrang saya namin na nandyan ka na sa tummy ng mommy mo. We love you, okay? And we can't wait to see you.
Natatawa namang hinaplos si Tamara ang buhok ni Renz na nakayuko sa kanyang tiyan. We love you too, Daddy. Sabi ni Tamara sa likod ng kanyang ngiti. Dahil buntis ka, dapat magpahinga ka na. Gabi na. Oops, wait lang. Kailangan mo magsuot ng damit. Hindi ka makakatulog nang wala kang saplot. Hindi maganda para sa baby natin. Kunot ang noon ni Tamara nang mabilis na bumaba sa kamang kanyang asawa at kumuha ng pantulog at binihisan siya. Ginagawa mo akong baby! Reklamo niya nang matapos itong bihisan niya. I'm just taking care of you. Ayoko lang na magkasakit ka. I love you. Go to sleep na. Bahagya siyang umusaw sabay higa sa kama. Inayos naman ito ang kumot niya at nahiga sa tabi niya. Hinalikan pa siya nito sa labi, saka yumakap sa kanyang bewang. Pinagmamasdan niya ang gwapo nitong mukha. Paano ba siya mabubuhay kung wala ang asawa sa tabi niya? Iniisip niya na hindi niya kayang mawala siya. Mas mahal niya ang kanyang asawa kaysa sa kanyang sarili. At papasayahin niya ito araw-araw hanggang sa huling hininga. Hobby, ba't ang gwapo mo? Sweet at mapagmahal pa. Paano mo mamahalin ang isang katulad ko? May nakatikim na sa akin na. Mahal na mahal kita. Yun lang ang alam ko. At yun lang ang mahalaga. At hindi malaking bagay kung may nakatikim na sa iyong iba. At least, sa akin ka na ngayon at mananatiling akin habang buhay. Huwag mong masyadong isipin yon. Ikaw lang ang lahat sa akin at sapat na dahilan na yon para hawakan kita hanggang sa huling hininga ko. Matapos marinig ang mga salitang yon, bumilis ang tibok ng puso niya. Sapat na dahilan para mahalin ang asawa ng walang pag-aalinlangan. Inihiga niya ang ulo niya sa dibdib nito dahil gusto niyang marinig ang tibok ng puso nito. Ang sabi ng puso ko, mahal na mahal kita, Tamara. Ikaw lang. Ngumiti siya at tumingin sa mga mata niya. Talaga ba? Make sure of that, ah. Because hindi ko kaya na mawala ka pa sa buhay ko. Sa buhay namin ni baby. Sabi nito at humiga sa tabi niya at ipinulupot ang mga braso sa hubad nitong katawan. Sigurado talaga at walang makakapalit sa pwesto mo dito sa puso ko. Pero ngayon, magpahinga ka na. Masyado nang late, oh. Bumuntong hininga siya pero nandun pa rin ang ngiti sa labi niya. Good night, my husband. Bulong niya at saka pumikit hanggang sa makatulog siya. Pinagmamasdan ni Renz ang asawa na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Marahan niyang hinawakan ng magandang mukha nito at hinalikan. Bago ito muling humiga at niyakap ang asawa. Good night, my beautiful wife. Bulong niya saka pumikit at natulog. Renz looked at the papers in front of him. Mga dokumento yun na ibinigay sa kanya ng daddy ni Tamara. Naewan ba niya kung bakit ipinadala sa kanya? Tumayo siya at naglakad malapit sa glass wall ng opisina niya. Sobrang dilim sa labas. Mukhang may nagbabadyang ulan. Ano kayang ginagawa ng kanyang asawa sa mga sandaling yun? Okay lang kaya siya? Pagkatapos kasi ng first check-up nito noong umagay, inihatid lang niya ito sa bahay ng kanyang mga biyanan. At ang usapan nila ay, doon na lang niya ito dadaanan pagkatapos ng trabaho niya. Request din ng mag-asawa na kung pwede ay kahit paminsan-minsan ay doon daw naman sila matulog. Sa kanya ay okay lang, pero ewan lang niya sa kanyang misis. Bumuntong hininga siya. Kanina pa niya namimiss ang kanyang topaking asawa. Pero he likes it. Dala lang siguro ng pagbubuntis nito kaya ganun. Pagkaway bumalik siya sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair at hinarap ang tambak na trabaho. Mukhang madadagdagan pa ang kanyang problema dahil gusto ng kanyang binana na siya na ang mamahala sa kumpanya ng mga ito. Sir, excuse me po. Nasa line 1 po ang misis nyo. Mukhang galit na galit. Sambit ng kanyang sekretarya na matapos sabihin yun ay mabilis na ring bumalik sa trabaho. Kinakabahang dinampot niya ang telephone. Mag-hello pa lang sana siya pero agad din niyang nailayo sa kanyang tengang hawak niya. Dahil sa galit na boses ng kanyang asawa ang agad nang ibabaw. Mukhang may topak na naman ito. Kaninang umaga nang magising siya ang busangot nitong mukha ang agad bumungad sa kanya. Renz, are you listening? Kapag hindi ka pumunta dito sa bahay ni na mommy, hindi talaga ako sasama sa iyo pa uwi. Sigaw nito sa kabilang linya. Okay, papunta na po. Saglit lang, inilipit ko lang mga importanteng dokumento. Sagot niya rito. Bilisan mo! Dagdag pa nito bago nawala sa kabilang linya. Mabilis niyang iniligpit ang mga importanteng dokumento bago siya nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Sir, nagmamadali kayo? Tanong ng kanyang sekretarya na maarting naupo sa ibabaw ng mesa nito.
Pinapauwi na ako ng asawa ko. Mukhang may sumpong na naman. Buntis nga naman talaga, ang hirap intindihin. Alam niyang magtatanong pa ito kaya inunahan na niya ito. I have to go. Saad niya rito bago siya mabilis na naglakad papasok sa loob ng elevator. Alam niyang kabastusan ang ginawa niya. Pero he smells something about her secretary. Para bang hindi boss ang tingin sa kanya. Sure siya na kapag nalaman ng kanyang asawa ito ay malamang nasuguri nito ang kanyang sekretarya. Pero ayaw naman niyang mapanong kanyang asawa at ang baby nila. Kaya hindi na lang niya sasabihin dito. Pagkatapos niyang makarating sa ground floor ng building ay agad siyang sumakay sa kanyang kotse at mabilis na nagdrive patungo sa bahay ng kanyang mga biyanan. Nang makarating siya sa tapat ng bahay ay agad niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa gilid at mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay. Mabuti naman at dumating ka na! Ang asawa mo! Kanina ka pang hinahanap! Parang bata na nagdadabog sa loob ng kusina! Para natuloy minasakir ang kusina ko! Bulong ng kanyang binang babae, saka bahagyang sumilip sa kusina. Ano po bang nangyari? Ba't siya nagdadabog? Tanong niya rito habang tinatanggal ang suot niyang office suit. Gusto daw niyang mag-bake ng kagaya ng binake mong makaroon sa kanya, pero hindi niya magawa. Ang bilis kasing mainip. Sko, hindi ko akalain na minana pala niyang pagiging bugnutin ko kapag buntis ako. Mabuti pa ipuntahan mo na doon, bago patuloy ang mawasak ang kusina ko na para ng binagyo sa kalat. Tila nai-stress na iniwan siya nito at umakit sa second floor. Napapabuntong hininga naman siyang naglakad patungo sa kusina. Halos manlaki ang mga mata niya nang makita ang ayos ng kusina. Wife, wala ka naman sigurong balak na wasakin ang kusina ng mami mo, no? Tanong niya sa kanyang asawa na nakaupo sa sahig habang nakasubsob sa dalawang palad ang mukha. Nilapitan niya ito at pinunasan ng tissue na nadaanan niya sa dulo ng mesa. Ba't ngayon ka lang? Kanina pa kita tinawagan ah. Naluluhan itong tanong habang titig na titig sa kanya. Inabot niya ang kamay nito at inalalayang tumayo. Saka siya iginiya palapit sa isang silya at pinaupo ron. Sorry wife. Ang dungis mo naman. Teka, bakit ka ba nagkakaganyan? May problema ba? Tanong niya rito at saka bahagyang iniangat ang baba nito para makita niya ang maganda nitong mata. Gusto ko ng macaroons but I don't know how to make it. Saad nito na ikinangiti naman niya. Okay, I will make for you. But wife, next time, wag mo nang ganitong gagawin ha. Kawawa naman si Namanang. Mapapagod na huso sa paglilinis. Sorry, pangako hindi na ako magkakalat ng ganito. Nakangawi nitong Saad saka ngumiti sa kanya. Ngumiti siya rito at saka ito hinalikan sa labi na agad naman itong tinugon. Baka may makakita sa atin dito. Bulong nito na ipasok niya ang kanyang kamay sa loob nitong blouse. Natatawa siyang umayos ang tayo at tinanggal ang kanyang kamay sa loob ng suot nito. Ang cute lang mag-blush habang titig na titig sa kanya. Get ready later, okay? Bulong niya rito sa kanilinis sa mga kalat nito bago siya gumawa ng macarons na gusto nito. Kung tutuusin ay madali lang gumawa nun. Pero siguro ay wala talagang alam ang asawa niya sa paggawa nun. Kaya hirap na hirap ito. Sarapan mo ah. Dapat. Kasing sarap ko. Bahagya siyang tumingin sa kanyang asawa at gumiti. Of course, basta may price ako mamaya ah. Saan niya rito saka ipinagpatuloy ang ginagawa niya. After 1 hour ay tapos na siyang gumawa ng macaroons na agad namang nilantakan ng kanyang asawa. Siguro ay yun ang pinaglilihan nito. Kaya ganun na lang ang kagustuhan nitong gumawa nun. But sad to say ay hindi nito magawa ng maayos. Ang sarap talaga ng gawa mo, Abby. Sana lagi mo akong gawa ng ganito. Puno ang bibig na sambit nito habang umunguya. Sure, kung anong makakapagpasaya sa'yo, din gagawin ko. Smile. Saad niya rito sabay kuha ng litrato, gamit ang cellphone niya. Baka ang pangit ko dyan ha, patingin nga. Lumapit ito sa kanya at naupo sa hita niya habang tinititigan ang picture nito. Wife, bumigat ka yata ah. Biro niya rito habang hinahalik-halikan nito sa liig nito. Hindi oh, mas mabigat ka pa rin kesa sa akin. Sagot nito na may pilyang ngiti sa labi. Tapos ka na bang kumain? Tara sa kwarto natin, may gagawin lang tayo. Yaya niya rito. Tumayo naman ito at yumakap sa bewang niya nang makatayo siya sa kanyang kinauupo ang silya. Ikaw ah, gusto mo rin eh no? Biro niya rito, pero ngumiti lang ito at hinila siya paakyat sa kwarto nila sa bahay ng parents nito. Maybe, I think, yes. Hormonal changes siguro. Ay, ewan, basta alika na. Bulong nito saka ngumiti sa kanya
na animoy, inaaki talaga siya. You look sexy and hot. Parang hindi ka buntis. Bulong ni Renz kay Tamara habang nakatayo sa harap ng full body mirror. Thank you! Sambit ni Tamara at saka humarap sa kanyang asawa na puno ng paghanga ang mga mata. Stop looking at me like that! Para kang ano dyan? Natatawa nitong inihapit ang kanyang bewang kaya halos magdaiti na ang kanilang katawan. I'm just admiring my beautiful wife. Masama ba yun? Sambit ni Renz sa kanya habang hinahaplos ang kanyang likod. Alam kong may gusto kang gawin. Nababasa ko mga mata mo. Umiiral na naman ang pag-a-active mo. Baka nakakalimutan mo mahal kong asawa. May pupuntahan tayong party. You forgot? Tanong niya rito habang inaalis sa mga kamay nito sa kanyang likuran. Masyado pang maaga para pumunta roon. Bilisan na lang natin. Sige na, isa lang. Pinanilisikan niya ito ng mga mata at saka umiling. Kapag pumayag ako, aabutin na naman ng isang oras ang pag-aayos ko ng sarili ko. And I know, kapag naumpisa na, hindi ka natitigil hanggang sa mapagod ka. Kaya halika na, it's almost 8:30 na ng gabi. Yaya niya rito habang iniiwas ang kanyang labi dito. Heist, okay pero mamaya umanda ka sa akin ha. Kukumulang ang walang latay ng halik. Naiiling siyang iniwan nito nang pakawalan siya nito. Sumulya pa siya sa malaking salamin para tingnan kung hindi ba kumalat ang makeup niya dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Let's go! Yaya nito sa kanya. Saka siya inakbayan palabas ng kwarto nila. Wife, wala ka bang ibang dress dyan? Kasi masyadong attractive ang suot mo. Idagdag mo pang kagandahan mo. Baka mamaya, may iba ka na. O, ipagpalit mo na ako. Saad nito nang makalabas sila ng bahay. Well, give me enough reason para ipagpalit kita. Sagot niya rito nang pagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. I love you. Sa halip ay sagot nito, saka mabilisan ng halik bago nito binuhay ang engine ng sasakyan. Ngumiti siya rito saka inayos ang seatbelt niya. After 30 minutes ay narating din nila kung saan idaraos ang malaking party na tanging mga businessman at woman lang ang imbitado. Of course, hindi papahuli ang kanyang mga magulang na siguradong nauna na sa kanila sa hotel. Wife, remember, you can't drink any alcoholic drinks. Only juice, okay? She smiled and thumbs up with him. I will not. Don't worry, okay? I know. Hindi maganda yun para sa mga buntis. Let's go na. Baka naghihintay na sa atin si Mommy Daddy. Binuksan niya ang pinto ng kotse sa side niya at nauna nang bumaba. Nagulat siya nang biglang mag-flash ang mga kamera sa harapan niya. Smile, wife. Bulong sa kanya ng asawa niya nang akbayan siya nito at alalayan papasok sa loob ng hotel. Ngumiti siya pero talagang ayaw niya kapag may kumukuha ng mga litrato niya. Pero wala naman siyang magagawa dahil trabaho ng mga photographers na kunan ng mga pictures sa mga imbitado sa party na yon. Hey, we thought hindi na kayo makakarating, but we're happy to see you both here. Saad niyang kanyang ina na pusturang-pustura sa suot itong lace backless green dress. Kahit saan niyo ito tingnan ay parang ang bata pa rin ito kahit magkaroon pa ito ng apo. Sorry ma'am. May makulit kasi, kaya natagalan pa kami sa bahay. Sagot niya rito sabay nguso sa kanyang asawa, nakausap ang kanyang daddy. Ganyan talaga, maganda ka eh. Manang-mana ka sa akin, kaya wag ka na magtaka kung aalis na lang kayo ng bahay ng asawa mo eh. Gusto pang, you know. Nakuha naman niya ang ibig sabihin nito, kaya tumango siya rito at ngumiti. Ang daming bisita, puro businessman at businesswoman. Sambit niya rito sa kakainuhang iniaabot nitong juice sa kanya. Bawal ang wine sa buntis, kaya magtiyaga ka muna sa juice. Saad nito sabay inom ng wine na hawak nito. Saan kaya pupunta ang dalawang yon? Teka, dito ka lang ha? Susundan ko lang. Maupo ka lang muna rito and don't go anywhere, okay? Bili nito sa kanya na tinanguan na lang niya bago siya iniwan nito. Inilibot naman niya ang kanyang paningin habang hinihintay ang kanyang mommy daddy. Pati na rin ang kanyang asawa. Hey, excuse me, can I sit here? Tanong ng isang lalaki na siguro ay kasing edad lang ng kanyang asawa. Sure. Maikli niyang sagot dito sa kaininomang juice na nasa baso niya. May kasama ka ba? Bakit mag-isa ka lang rito? Ngumiti siya rito saka umiling. I'm with my husband and my parents are also here. How about you? It seems that you're alone. Bumuntong hininga ito saka ngumiti. I'm with someone, but hinahanap ko kung nasan pa siya eh. Mahirap palang kasama sa party ang babaeng yun. Tila konsumidong sagot nito sa kainilibot ang paningin sa paligid. You know what?
He looked familiar. Nagitan na ba tayo dati? Tanong niya rito na para bang inaalala nito. I think so, but... Best! Sigaw na kung sino kaya napatingin siya sa paligid para hanapin ang sumigaw ng best. Familiar kasi sa kanya ang boses. Parang boses ni Zef. Pero imposible dahil wala sa bansa ang bruha niyang kaibigan. Nagpaalam ito sa kanya last time na pupunta ito ng Iceland para mag-business trip ito. Over here! Tumingin siya sa pinagmumula ng boses. And there she saw her crazy best friend, standing while smiling and waving her right hand na animoy sasali sa beauty pageant. She's here, the annoying woman na laging pinapasakit ang ulo ko sa mga kalokohan. Komento ng lalaki na nasa tabi niya. You must be Mark, right? Ikaw ba yung boss ng best friend kong Lucaret? Tanong niya rito na mabilis nitong tinanguan. Poor Mark, ikaw palang nakasalo sa babaeng yan. Komento niya habang nakatingin sa kaibigan niya naglalakad palapit sa kanila. By the way, I'm Tamara Huddlestone, Zephyrin Fuentes' best friend. Nice to see you again. Pagkatapos ng matagal na panahon, inilahad niya ang kanyang kamay rito na mabilis naman itong inabot at kinamayan. Sabay pa silang napangiwi nang maupo sa tabi nito ang kaibigan niya. Hey wife, hey Mark, long time no see, kumusta? Napatingin siya sa kanyang tabi nang maupo doon ang kanyang asawa at nakipag-shake hands kay Mark. Magkakilala kayo? Sabay nilang tanong ni Zef dito. Yes, her best buddies, right bro? Tanong ng kanyang asawa kay Mark na mabilis naman itong sinang-ayunan. Aww, sambit niya sabay ngiti sa dalawa. Ikaw palang malas na babae na napangasawa nito. Tanong ni Mark sa kanya. Correction, second wife niya ako. And it's good naman, mahilig nga lang kaibigan mong yan. Natatawa niyang sambit na ikinanguso naman ang kanyang asawa. Wife, huwag mo naman ako ibuko sa kaibigan ko. Nakakahiya eh. Sabay-sabay silang nagtawanan dahil sa sinabi ng kanyang asawa na tinaasan lang niya ng kilay. Best, maiwan ko muna kayo ha. Punta lang ako rin sa mga pogi na yun. Paalam sa kanya ng kanyang kaibigan na mabilis umalis at hindi na hinintay ang kanyang sagot. Napansin niyang nakasunod ang tingin si Mark dito. Bagay na ikinangiti niya. Sa palagay niya ay oras na para kumilo siya at magpaka-fairy godmother muna sa dalawa. Alam niyang they both like each other pero natatabunan niyang ng mga kaiwanan ng mga ito. Pero ngayon ay gagawin niyang lahat para magkaaminan na ang mga ito. If she needs to put sleeping pills on their drinks para lang mapagsama niya ang mga ito sa isang lugar ay gagawin niya. Umanda kayong dalawa sa akin, she whispered and sip her juice na nawala na ang lamig. Kaya inutusan niya ang kanyang asawa na ikuha siya ulit na mabilis naman itong ginawa.